Samantala, ano ang pinagkaabalahan ng kabataang Pilipino noong World War II? At ano ang naging papel ng kapatirang UP Vanguard sa panahon iyon? Si Xiao Chua para sa Salaysay, sa Xiao Time, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! Bukas ang araw ng kagitingan na gumugunita sa kabayanihan ng ating mga lolo at lola veterano na inalay ang kanilang kabataan para sa kalayaan. Kung minsan, kapag nagbabasa tayo ukol sa digmaan, ang ating kasaysayang militar ay natatali sa bilang ng mga nasawi at sa paggalaw ng mga batalyon. Hindi man lamang natin naalintana, kung minsan na sa bawat numero sa likod nito ay isang buhay, isang anak o tatay na hindi nauuwi, isang pamilyang nawasak. Kung pakikinggan natin ang kwento ng ating mga lolo at lola veterano, mararamdaman mo na kung naroon ka sa kanilang panahon, ang sundalo ay maaaring ikaw mismo. Tulad ng kwento ng ilang mga underage na mga kabataan na nang magpatawag ng mga volunteer na lalaban sa mga Hapones nang sumiklab ang digmaan, tumungo sila sa mga recruitment centers tulad ng UST kung saan sumusumpa ang bagong kawal. Ang kabataang ito ay pinauwi na lamang. Maaari naman na excuse na nila yon upang manatiling malayo sa panganib, ngunit sila mismo ng mga bus at tumungo sa kanilang sarili sa bataan upang lumaban. Matapos ang ilang buwan, ang mga ROTC cadets ng iba't ibang universidad sa Maynila ay magsasama-sama upang maging isang samahang guerrilla, ang Hunters ROTC. Ayon sa aking kaibigan na si John Ray Ramos ng UP Vanguard Class Matalab 2009, ang kanilang kapatirang UP Vanguard ay nakilahok din sa digmaan. Ang UP Vanguard ay kapatiran na binubuo ng mga alumni ng Advanced ROTC sa Universidad ng Pilipinas sa loob ng 4 na taon. Ito yung mga nagiging officer ng UP ROTC. Nagsimula ito bilang kapatirang Diamonds and Studs Fraternity noong 1922 na binubuo ng mga kadete ng Basic Advanced ROTC. Nang sumiklab ang digmaan, lumahok sa organisadong depensa sa bataan at korehidor at sa mga guerrilla sa buong bansa ang mga vanguards na tulad nina Vanguard Alfredo Santos na bayani ng Battle of the Pockets, Vanguard Macario Peralta Jr. na naging pinuno ng mga guerrilla sa Panay, Vanguard Salvador Absede na namuno sa 7th Military District sa Isla ng Negros, Vanguard Romeo Espino sa Lipada kay Pendatun na namuno ng mga guerrilla sa Mindanao. Nagsilbi rin sa digmaan sina Vanguard Manuel Rojas at Vanguard Carlos P. Romulo na naging Voice of Freedom, aide-de-camp ni MacArthur at Quezon at mula Major naging Brigadier General. Ang mga Vanguard ay dumaan sa pagsasanay sa sining ng pamumuno at sa agham pandigma kasabay ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Kaya naman, hindi maiiwasan ng mga Vanguards ang call to arms, ang tawag na ipagtanggol ng bayan sa tuwing may digmaan. Nagbubuwis ng buhay, luha at dugo upang sundin ang kanilang sinumpang shibboleths. Tungkuling magampanan ng mahusay, dangal na walang bahid, at bayan higit sa sarili. Sa pag-aaral ng mabuti at paghahanap buhay ng marangal, ipagpapatuloy natin sa panahon ng kapayapaan ang itinindig ng mga veterano sa panahon ng digmaan. Duty, honor, country. Tungkulin, dangal, bayan. Ako po si Xiao Chua, Pastel Bisyon ng Bike. And that was Xiao Time.